ang bansang Japan ay kilala dahil sa yaman nito sa kasaysayan at maging sa kanilang kaugalian. Magmula sa mga geisha hanggang sa magigiting na mga samurai. Ngunit tila ba hindi lamang ito ang katangi-tangi sa bansang ito. Kasama na sa kanilang kultura ay ang mga nilalang na talaga namang nakakatakot. At sa segment natin sa araw na ito ay iisa-isahin natin ang kwento ng mga nilalang na ito, ang Yukiona. Ang nilalang na ito ay isinasalarawan bilang isang napakaputi o maputla ngunit napakagandang babae na may napakahabang itim na buhok. Ayon sa mga Hapon na makikita lamang ang malawite lady na ito sa taglamig o sa winter. Ang Yukiona kapag isinalin sa salitang Tagalog ay ang babae sa niebe. Nagsimula ang kwento nito sa rehiyon ng Tohoku katulad ng Aomori at Akita. Sa iba namang bersyon, ang Yukiona ay isang vampira na humihigop ng dugo ng kanilang mga biktima. Ayon naman sa mga matatanda na ang kagandahan nito ang ginagamit niya upang umakit ng mga kalalakihan sa kawalan at saka iiwan nito upang pumanaw sa lamig. Ito raw ay isang dilag na pinaslang at iniwan na lamang ang katawan sa niebe. Kaya naman ito ngayon ay ang kanyang paraan ng paghihiganti. Ang Chochin Obake. Hindi naman katulad ng iba sa ating listahan. Ang Chochin Obake ay maligno na ang nais lamang ay manakot ng tao. Sa salitang Tagalog, ang ibig sabihin ng Chochin Obake ay papel na lampara o paper lantern sa Ingles. Ang paraan nito ng pananakot ay ilalabas nito ang kanyang dila, titirik ang mata at saka tatawa ng tatawa. Walang direktang makapagsabi kung saan nga ba nagmula ang alamat o ang kwento ng Chochin Obake dahil wala naman ito sa libro ng kaalaman ng mga Hapon. Makikita lamang ito sa mga dula ng mga sinaunang tao. Ngunit kung pagbabasehan ang paniniwalang Shinto, ayon sa kanila na lahat ng bagay kahit pa walang buhay ay mayroong kaluluwa. Ang isang lampara daw na ginagamit na ng 100 taon ay maaaring maging isang Chochin Obake. Madalas daw na makikita ang malignong ito sa mga sinauna o mga lumang templo sa bansang Japan. Ang Jorogumo. Ang Jorumugo, kung isasalin sa salitang Tagalog, ay ang babaeng gagamba. Ayon sa alamat na ang maligno na ito ay nagpapakita muna bilang isang talaga namang maganda at kaakit-akit na babae. At sa oras na ang isang lalaki ay magka-interes dito, ay saka naman ito bibihagin ang biktima sa kanyang sapot sa kakakainin niya ito ng dahan-dahan. Nakabase ang kwento ng malignong ito sa isang totoong gagamba na tinatawag na ang Weaver Spider na nakikita naman sa bansa ng Japan. Ayon sa alamat na sa oras na ang gagambang ito ay umabot sa edad na 400 taong gulang, magiging isa itong Jorogumo at ito ay kakain na ng tao. Ang Gasha Dokoro. Sinasabi na ang buto ng mga mandirigma na pumapanaw sa kanilang pakikipaglaban ay nagiging maligno na ang tinatawag na ang Gasha Dokoro. Sa salitang Tagalog, ang ibig sabihin nito ay ang gutom na kalansay. Ayon sa kwento ng mga sinaunang Hapon na madalas nakikita ang mga Gasha Dokoro sa mga lugar kung saan maraming mga tao ang pumanaw. Katulad na lamang din ng isang bayan na nasa lantanang gutom at matinding salot. Dahil nga wala silang natanggap na basbas o tamang ritual, ang kanilang mga espiritu at kalansay ay nagsasama-sama upang maging isang maligno na ang Gasha Dokoro. Ang biktima naman ito ay kadalasan na mga manlalakbay na mag-isa. Kakainin nila ito una ang ulo, saka sisipsipin ng dugo at walang matitira maliban na lamang sa kanilang kalansay. Ang laki nito ay 15 beses na mas malaki pa sa isang normal na tao. Ang Yamauba. Ayon sa mga matatanda na magdoble o tripling ingat sa pag-akyat sa kabundukan, lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Dahil doon daw natatagpuan ang mga Yamauba o ang bruha sa kabundukan. Isinalarawan ito bilang isang matandang babae na gulo-gulo ang buhok. Ito daw ay nakasuot ng saksakan at pakarumi-rumi na kimono. Iniimbitahan daw nito ang mga walang kamalay-malay na mga manlalakbay sa kanyang tahanan upang makapagpuan
makapagpahinga. Saka naman pag ito ay nahihimbing na, ay kukunin niya ang buhay nila. Ayon sa alamat na noon naman ay isa itong normal na ginang. Ngunit ito ay inakusahan ng sala na wala naman itong kasalanan. Isa pang sinasabing pinagmulan nito ay isa daw ito noon na biktima ng ubusate o ang matandang inabandona na lamang ng kamag-anakan nito upang pumanaw sa kagubatan. Ito ay dahil ang pamilya na pinanggalingan nito ay naghihirap na at wala nang ipapakain pa sa kanya. Ngunit may mga matatanda na nagsasabi na hindi raw ganito ang mga yamauba sa halip na kapahamakan ay tutulungan pa nito ang mga tao na nawawala o naliligaw na mga manlalakbay. Ang kapa. Kung dito sa Pilipinas ay may undin at duwende, sa bansa naman ng Japan ay mayroong kapa. Ito ay tila ba isang maliit na tao na may bahay na pagong. Ito ay kulay palaka na may kaliskis at sa ulo naman ito ay tila ba may plato na sisidlan ng tubig upang ito ay manatili na buhay. Ang ibig sabihin ng kapa sa wika natin sa Katagalugan ay batang ilog. Sila ay tinuturing na bathala ng tubig. Kaya naman ang mga estatwa nito ay nakikita kadalasan sa mga templo sa bansang Japan. Ayon sa alamat na ang kapa ay humihila ng mga batang naliligaw sa ilalim ng ilog upang lunurin at saka naman sila ay kakainin. Mahilig man sila sa pipino ay kakain pa rin naman sila ng bituka ng tao. Ang Kuchisaki Onna. Isa sa itinuturing na ang pinaka nakakatakot na maligno sa ating listahan sa araw na ito ay ang Kuchisaki Onna, o kung isasalin sa salitang Tagalog ay ang babaeng hiniwa ang bibig. Ayon sa kwento, isang araw nang ang asawa nito ay umuwi ng maaga ay nahuli nito ang pagtataksil sa kanya ng kanyang may bahay. Sa tinindi ng galit nito ay pinarusahan niya ang ginang gamit ang matalim na sandata. Hiniwa nito ang bibig ng kanyang sariling asawa. Ito ay tenga sa tenga. Ayon sa mga nakakita di umano at nakaligtas sa sumpa ng ginang na ito, ay tila ba ito ay isang magandang dilag na nakasuot ng face mask. Dala ang gunting sa likod ng kanyang mga kamay. Lalapitan ka nito at tatanungin, maganda ba ako? Kung sasagot ka ng hindi, ay tiyak na ang iyong katapusan sa kanyang kamay. At kung oo naman ang isasagot, ay tatanggalin nito ang kanyang takip sa bibig kung saan masisilayan ang kanyang tunay na kaanyuan. Ito naman muli ay magtatanong, ngayon, maganda pa ba ako? Kung hindi ang isasagot, ay yun na ang iyong katapusan. Kung oo naman ang sagot, ay gagawin ka daw niya na kasing ganda niya at hihiwaan ang bibig tenga sa tenga. Kung nais na makaligtas, ay mas mainam daw na wag na lamang sumagot o di naman kaya ay ibalik sa kanya ang kanyang tanong. Mga Katinagalog, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito. Magkita-kita pong muli tayo sa segment na multo at maligno sa iba-ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-like ang iba ko pang channel, ang Ligalig, Origin Friends, at More Than Facts. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.